Check natin. So, mahina yung volume niya or tunog sa left channel. So, sa right channel guys, pakinggan natin kasi sabi ng nagdala dito is mahina yung left. Yan. So, malakas yung right tapos yung left is mahina. Yan. So, sobrang hina guys. So, what's up guys? Welcome back sa panibago nating video. Yan. So, ngayon guys, mayroon tayong i-repair dito na Sakura AB735. So, problem nito is mahina yung left channel output. Yan. So, samahan niyo ako guys sa video natin ito. At kung bago ka pa lang sa ating channel, so huwag kalimutan mag-subscribe, pakapindot yung bell button para lagi tayong updated sa mga bago nating videos. Yan. So, simulan na natin guys. So, bago natin troubleshoot ang ganitong problema is quick review natin dito sa Sakura AB735. So sa harap, common design kapag ganito ng klase na model na 735. So dito sa laman, ito yung kanyang laman sa Sakura 735. So yung kanyang supply is pure copper talaga guys kapag Sakura tulad dito. Yan. So, supply voltage ng kaniyang transformer is 45045 volts. Yan. Tapos, meron po itong bridge type na diode. Yan. Tapos, dalawang capacitor na 10,000 microfarad with 80 volts. Yan ito. So, pansin natin yung kaniyang dalawang fuse is naka-jumper na. So, which is hindi na po ito safe na ganitong klase na amplifier kapag na magka-problema is nadalay diretso ng supply dito sa board niya. So, siguro na i-repair na to dati. Yan. So, hindi na lang natin gagalawin dito guys, no? Kasi mahina lang naman yung kaniyang left output. Yan. So, check natin dito sa likod kung magkano ilang watts. So, dito sa likuran, ito yung nakalagay. So, merong effector. So, gamit itong effector is kapag tinanggal nyo itong effector is hindi tutunog yung ating amplifier. Yan. So, kailangan nakakabit talaga ito. Yan. So, sa input, meron po yung E and B selector. So, sa input lang yan. So, audio out dito, meron record tsaka mic output. So, sa kaniyang brand, so Kinsonic, so brand original po ito guys na model kapag merong Kinsonic incorporation. So max power output is 700 watts times 2 with 8 ohms, tapos pag naka 4 ohms naman is 1300 watts. Yan. So ito yung kaniyang speaker minimum 4 ohms to 8 ohms. So sa laman niya meron itong blower na nakatapat sa power transistors. So yung transistors niya is 2 pairs per channel. Yan, tapos merong exhaust na blower dito. So match na speaker dito is 500 watts to 700 watts. Yan. So kaya naman dalhin sa 700 watts na DC ito sa at meron kang crossover at saka equalizer. Pero kapag yung matching talaga speaker is 500 watts. Yan. So, ito yung kadalasan nilagay sa mga video, okay? Machine. Yan. So, ngayon is i-check natin. Sabi ng nagdala dito is yung left channel lang yung mahina. Yan. So, testing natin. Bago natin i-troubleshoot kung saan yung problema. So, kabit muna natin tong speaker natin na MCB. 1000 watts po yan guys. Na rockboard, nakaload dyan sa ating MCB. Yan. Sa input, nandito yung kaniyang RCA, channel B, input B. So, testing natin kung mahina ba talaga. At kung malakas ba si right channel. Yan, off. Plug in. Yan. So, volume natin guys. So, select muna natin yung selector sa B. Volume natin. So, mahina. Kahit naka
Yan, mahina yung volume or mahina yung tunog. So yung music assistant niya is naka-full naman, tapos yung balance is naka-gitna. Yan. So palit tayo ng music, baka makapirate tayo ito para makatesting tayo ng sakto. Yan. Ito, ragatap. So, check natin. So mahina yung volume niya or tunog sa left channel. So sa right channel guys, pakinggan natin kasi sabi ng nagdala dito is mahina yung left. Yan. So malakas yung right, tapos yung left is mahina. Yan. So sobrang hina guys. Yan. So higpitan muna natin. So ilock natin ng mabuti guys yung left dahil iti-testing natin to. Hanapin natin yung problema nito. Yan. So kapag mahina yung isang channel, check niyo RC wire niyo galing sa source audio source niyo or anong gamit niyo na audio source, tapos check yung balance, baka hindi nakabalance. Yan. Makikita natin naka-volume na tayo pero sobrang hina. Check natin yung balance. Yan. So nandito yung left. So mahina talaga. Yan. So sobrang hina. So kapag ganito guys, nagpatugtog kayo. Nung nakarang araw, okay lang yung tunog. Pero nung nagpatugtog kayo ulit, mahina na yung left channel or isang channel. So gagawin nyo guys dito, tanggalin nyo yung connector dito guys, matatanggal po ito, tapos linisan nyo, gumamit kayo ng toothbrush. Yan, same dito guys sa connector nyo dito. Yan, so ito yung gagawin natin ngayon sa check natin. So unplug natin, so gagawin natin, linisan natin, tanggalin natin yung mga connector, tapos kapag okay is ibalik natin yung connector, tapos iti-testing natin. Yan, so tanggalin muna natin yung mga connector, tapos si linisan natin guys, tapos iti-testing natin ulit. Yan. So tanggalin muna natin to dito na side. Tapos yan, kasi minsan guys nalulos contact ko kanyang connector. Yan, so na naman guys, gamit yung toothbrush, ginisan nyo ganun, kulit-ulit lang. Yan, kasi baka may likabok or yan. Tapos ibalik nyo guys, no, ibalik yung connector sa pangalawang connector ng tone control, tanggalin natin. Yan, tapos same process, gamitan natin yung toothbrush, linisan natin yung connector. Yan, check nyo guys kung meron putol or nag-loss contact. So balik natin bago natin balik yung kanyang jack dito, tanggalin din natin guys yung kanyang jack. Yan, tapos linisan na. So ibalik natin saka ito yung isang connector na malaki. Yan. Naposunod natin dito. Ito, volume niya. Sa side na volume. Balik natin. Tapos dito rin guys. Lahat ng connector is linisan natin. Yan. Tapos dito. Tanggalin din natin. Yan. So, balik. So, dito rin na side guys. Tanggalin din natin. So lahat ng connector tanggalin natin, tapos padaan natin ang linis. Yan. Kasi tulos kontak yung connector, lalo na matagal ang ginagamit. Yan. So once nabalik na natin guys, na-check na natin yung kanyang connector. So itesting natin ulit. Yan. So nalilisan na natin yung mga connector niya. So try natin kapag baka maging okay na siya. Yan. O natin. So volume. So mahina pa rin guys. So walang pinagbago.
Yan. So, sunod na step natin is, dahil wala pa rin nagbago, is i-resolder natin yung mga connection ng board. Yan. So, tanggalin natin itong board niya dito. Tanggalin natin. Tapos kapag wala pa rin guys, hindi pa rin bumalik sa dati yung tunog. So meron tayong gagawin dito. Palitanggalin natin to. Yan. Ito. Yan. So meron po yung tornilyo sa likuran. Yan yung tatanggalin niyo. So dito guys, makikita natin to. Ito yung pinaka last tips natin para maibalik yung normal yung tunog. So makikita natin to. Ito, R, out, left out. So, dito sa baba is right in at saka left in. So, gagawin natin, i-jumper natin tong right out at saka right in. Tapos, itong left out and left in is i-jumper natin. So, yun guys, i-jumper natin yung left out and left in. So, dito guys, dito sa baba, gamit kayo ng wire na maliit. Dito sa baba, i-jumper niyan dito sa pangatlo. Ah, pang-apat guys. Dito sa pang-apat. Yan. Tapos dito sa pangalawa, kabit na dito sa panglima. Yan. So, sana nakita nyo guys yung connection natin. So, yung nasa baba, kabit nyo sa pang-apat. Tapos yung pangalawa, kabit nyo sa pang-lima. Yan. So, ito yung left. Yung puti is right. Yan. Kasi naglulus contact to siya, guys. Ito. Itong MP3 input. So, dumadaan muna yung audio input dito sa MP3 input. Kaya, minsan naglulus contact to kapag ginalawang na. Yan. So, yan nyo guys, nakabit na natin yan. So, babalik na sa normal yung tunog ng amplifier na to. Yan. So, balik na natin. So, lagyan muna natin yung tornilyo dito guys. I-lock natin. Lock na natin yan. So plug na natin guys kasi na okay na yan. So volume natin guys. Yan. So bumalik na rin sa dati yung kanyang lakas. Check natin guys. So naka-off na yung plus. So back to normal yung tunog niya guys. Check natin dito sa likuran.
sa left. Try natin sa right. Yan. So, same na sila ng lakas. Check. Yan. So, yan lang kadali guys. No, kapag mahina yung tunog, yung channel. Check natin yung balance. Ito yung balance. Check natin. Ito, balance. Left. Yan. So, ito yung right channel, ito yung left channel. Yan. So, lakas din si 735. 1,000 watts po yun guys, kalot sa MCB. Yan. So, ito lang yung problema. Yung connection ng MB3 input, na siguro kinalawang yung loob, kaya naglo-lose contact yung input patungo sa likuran. Makikita natin guys, yan, meron po yung kinabit natin na wire. Yan, puti at pula. Yan. Test. So, loadan natin ang speaker to right channel. Ito yung load natin, 2.5. So, kabit muna natin yung speaker. Yan. So, kinabit natin yung 2.5 sa baba. So, balance na yung 2. Check natin yung balance. Check natin yung balance. Balance natin. Yan. Okay. Yan, so okay na guys, no? Off na natin to. So ganyan lang kadali kapag hindi talaga dito yung problema. Kung hindi rin sa problema dito sa connector, tsaka walang loss contact sa board. So, nandun yung problema sa MP3 input dito. So, jumper lang yung in and out. So, yun lang guys. Sana mayroon tayong konting idea sa araw natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless. Ingat tayong lahat.